Okay lang ba sa'yo na maglakad-lakad muna tayo? Pwede ko bang hawakan ang kamay mo while we walk? Tanong ni Miguel. Oo naman. Nahalikan mo na nga ako eh. Hawak kamay pa ba? Sa ngayon, wala muna tayong fancy dates ha. All I can give you is 2 big 2 hug dates. Pero promise ko sa'yo pagbubutihin kong pag-aaral ko. Tapos magninegosyo ako. Para sa susunod eh, kaya na kitang dalhin sa mga fine dining restaurants. Sa ngayon, magta-tricycle tayong dalawa papunta dyan sa labasan ninyo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hinihingal ang batang lalaki habang nakatingin sa likuran. Napahawak sa kanyang binte ang batang lalaki sa kakatakbo para makalayo sa mga bully na pilit siyang hinahabol. Ay, walang hiya talaga yung mga tambay na yon. Wala nang nagawang mabuti sa mga buhay nila eh. Panay-inom lang naman, wala namang mga trabaho. Ay nako! Hinabol na naman si Miguel John Herodes ng mga bullying tambay sa labasan ng kanilang tirahan. Hindi natatapos ang linggo na hindi niya mararanasan ang mga pambubuli ng mga tambay sa kanilang kanto. Minsan nga, para makaiwas siya ay inaakyat na lamang niyang pader ng kanilang kapitbahay para marating na matiwasay ang kanilang bahay. Anak, andyan ka na pala. Mukhang hingal na hingal ka. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Nanay Teresa. Mano po, Nay. Hay nako. Eh kasi, Nay, yung mga tambay dyan sa kanto, kinahabol na naman ako. Hindi ko naman sila inaano na eh. Ang kukulit. Alam mo anak, dapat na ata tayo magreklamo sa mga tanod sa mga pinanggagagawa ng mga tambay na yan dyan sa labasan. Abay malamang hindi lamang ikaw ang binubuli nila. Oo nga na eh. Sumusobra na rin yung mga lalaking yan. Pagkalaki-laki ng mga katawan eh, batugan. Hindi napapakinabangan ng mga pamilya nila. Hayaan mo anak at ako ay magsusumbong kay Kapitan tungkol riyan at nang mabigyan ng leksyon ng mga taong yan. Nay, baka delikado. Nga pala Nay, hindi pa ba nakaka-uwi si tatay? Hindi pa anak eh, nasa sakahan pa. Kanina iniwan ko yun na nag-aararo. Baka patapos na rin yun, kaunti na lang naman ang hindi napapasadahan. Ah sige Nay ha, puntahan ko muna si tatay. Kukunin ko na lang din siguro ang kalabaw para hindi niya na kailangan pang dalhin dito sa silong. Ay, wala ka bang assignment anak? Unahin mo kaya muna ang assignment mo. Meron naman ho, Nay. Eh kaso ano eh. Ah, madali lang naman yun, Nay. Hindi naman mahirap, mamaya na lang. Tutulungan ko muna si tatay. At saka si nanay naman, parang wala kang bilib sa akin ah. Aba, bigla-bigla atang mataas ng tingin mo sa iyong sarili. Ay nako Nay, kayang-kaya ko yun Nay. Maiwan na muna kita ha. Humayo na nga si Miguel at dumiretso sa kinaroroonan ng kanyang itay. Si Miguel ay panganay sa 4 na anak ni Teresa Herodes at Bernie Herodes. Responsable at matalinong bata si Miguel. Photographic bagang memoria. Yung tipong ang dami niyang ginagawa sa kanilang bukid ay nagagawa niya pa rin mag-excel sa kanilang klase. Hindi naging madali ang childhood ni Miguel. He spent most of it working in the farm na tinatrabaho ng parents niya. Nagsasaka ng palay ang kanyang ama at ang kanya namang ina ay nag-garden para may gagastusin sa araw-araw. Ang masaklap pa nito ay hindi kanilang bukid na kanilang tinatrabaho. Pagmamay-ari iyon ng isang mayamang negosyante sa kanilang bayan. Pag walang pasok si Miguel ay sumasideline ito sa panaderya sa bayan kasama ng kapatid niya si Donald na scholar rin sa kanilang paaralan. Doon nila kinukuha ang pangbaon nila at ang kanyang mga kapatid sa buong linggo dahil wala namang halos silang binabayad sa kanilang eskwelahan dahil ang dalawa sa kanila ay full scholar at ang dalawa na may iginagapang nilang magkapatid ang gagastusin sa buong linggo. Hashtag blessed nga si Aling Teresa at Mang Bernie sa kanilang panganay. Ganun na rin sa 3 pa nilang anak na sumunod kay Miguel.
Batid sa kanilang apat ang pagtutulungan dahil maliban sa lingguhang baon ay nagtutulungan rin sila sakaling may mga homework silang dala. Tatlong lalaki at nag-iisang babae ang bunso nilang si Jana. Hindi nakapag-aral ng high school ang mga magulang ni Miguel kaya gano'n na lamang ang kanilang pagpupursige upang makatapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Kahit paman kapos sila sa pera, ay mayaman naman sa pagmamahal ang pamilyang ito. Magiliw at palabiro si Tatay Bernie. Masayang hapag tuwing magkasama silang lahat sa pagkain. O mga anak, halina kayong lahat. Pagsaluhan na natin itong spaghetti dala ko galing sa bukid. Dali na, bilisan nyo na. Iwan nyo na muna dyan ang mga assignment ninyo at kakain na tayo. Masamang pinaghihintay ang grasya. Pagyayaya ni Tatay Bernie. Uy kuya, may spaghetti raw si tatay. Excited naman na sabi ni Jana. Nagtingin na lamang si Miguel, Donald at Richie at nagtawanan dahil alam nilang hindi spaghetti ang pagkain sa hapag. Dali-daling lumabas si Jana at tumungo sa kanilang hapagkainan. At ganoon na lamang ang kanyang pagkadismaya nang makita na hindi naman talaga spaghetti kundi adobong sitaw. Tatay naman eh, akala ko talaga may spaghetti tayo. Sabi ni Jana. Natatawa namang sumagot si Bernie kay Jana. Ah, magkamukha naman sila ng spaghetti eh. Green nga lang itong atin, pula yung kanila. Pero tikman mo nga, masarap yan. Nagtawanan na lamang sina Miguel at ang kanilang mama. Dahil sa reaksyon ni Jana sa kanilang ulam, madalas nga na nagbibiro si Tatay Bernie sa kanila. Ito ang paraan niya upang matuto ang kanilang mga anak na lumaban sa buhay. Hayaan mo, Jana. Mag-spaghetti tayo pagdating ng allowance ko mula sa DOST. Sabi na lang ni Miguel. Malapit na rin naman na dumating yun. Ayun, yun naman pala. Anak, okay lang yan. Pero maglaan ka rin ang para sa'yo, ha? Para yan sa pag-aaral mo. Sabi naman ni Teresa ang kanilang ina. Nay, okay lang naman ho yan. Bawasan lang naman ho ng kaunti. Hindi naman ho malaki magagastos sa spaghetti, Nay. At saka, Nay, may good news nga po pala ako. Nay, nakakuha po ako ng full scholarship at sponsor na rin po sa lodging ko sa Maynila. Nay, magiging atenista na ho ang anak niyo, Nay. Nakapasa po ako sa isang prestigyosong universidad sa Maynila, Nay. Wala kayong gagastos eh, Nay, ni singkong duling ho. Halos lahat ho ng nag-aaral doon ay anak mayaman. Wow, ang galing naman ng anak ko. Tuwang sagot naman ni Bernie. Ay, hala ano ho yung nasa mata niyo, Tay? Aba-aba, naiiyak si tatay oh. Bati pa ni Richie. Biniro ni Richie ang kanyang tatay Bernie nang makita ang mga mata nitong napupuno na ng luha. Ay, wala na. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Pagtukso pa ni Donald. Ay, sino ba naman ang hindi maluluha ng ganito? Pagkahirap-hirap ng buhay pero hindi nakapikit ang mga mata ng Diyos sa atin, mga anak. Bukas na bukas ang mga mata niya sa atin at kitang-kita niya ang hirap at sakripisyo natin dito sa mundong ibabaw. Emosyonal naman ang sagot ni Bernie sa mga anak. Niyakap na lamang ni Miguel ang kanyang tatay Bernie. Tay, mabuting tatay po kayo. Lahat po ng inyong ipinagdarasal ay narinig ko ng Panginoon natin. Kaya huwag kayong mag-alala, Tay. Hindi tayo forever andito sa laylayan. Itataas din tayo ng Panginoon, Tay. Ilong linggo na lang ho, gagraduate na ako ng high school. Pagbubutihin ko po sa eskwela, Tay. Madamdaming sagot naman ni Miguel. Ay, aba anak, hindi ka pa man nakakaapak sa eskwelahang yon. Ako ay proud na proud sa'yo. Masayang masaya ako anak. Naway patnubayan ng Panginoon ang bawat hakbang mo roon. Manalig ka lang palagi sa may kapal anak. Eh, hindi ba nakakatakot anak na baka laiting ka ng mga nag-aaral doon? Dagdag naman ni Teresa. Nay, yun pa bang iisipin ko? Eh nakaya ko nga itong mga tambay sa kanto natin. Yun pa kayong mga tao na kahit papaano'y may mga manners dahil alam mo na mga sosyal? Tugon naman ni Miguel. Ay, yan naman ang kinabibiliban ko sa'yo anak. Yung tapang mo,
At yung bang ugali mong mapagkumbaba? Ay nako, sasabihin ko sa'yo anak, yang mga nangaaway sa'yo ay mabibilib sa'yo pagdating ng panahon. Tandaan mo yan anak. Miguel's family is indeed a pillar of stone in his life. They may have less, but their hearts are filled with hope that they seem to see only the good in everything they've gone through. Walang mahirap basta magkakasama sila at nagtutulungan. Walang hindi kayang abutin pag nagpupursige. These were the values their parents have inculcated in their hearts at daladala nila iyon sa kahit anumang pagsubok ang kinakaharap nila. Tunay ngang malakas ka kung mismong pamilya mo ang nasa likod mo na tinutulak ka kung hindi mo na kaya. Their family is such an inspiration. Hindi katulad ng mga pamilyang mayaman na tila doon na sa kanilang kayamanan nakaangkla ang kanilang buhay. Kaya nga ba't sa isang iglap ay halos hindi na rin nila kayang itayo ang kanilang mga sarili at animo yung mga lumpo na hindi makausad. Si Miguel ay nagtapos ng valedictorian sa high school at tinahak ang masukal na daan para sa tagumpay. Bilang suporta ay hinatid si Miguel ng kanyang mga magulang sa Maynila gamit ang pampasaherong jeep na ginagamit ng kanyang tiyuhin sa probinsya. Anak, hindi ka ba mahihiya? Tanong ni Teresa sa anak. Naku, nay, ano ka ba? Bakit ba natin ikakahiyang ganito? Buti nga't may masasakyan tayo papunta doon sa papasukan ko eh. Ay, humayon na tayo. Tayo pa'y babalik dito mamaya. Kagabihin na. Alam mo naman yung Maynila, abay wala atang sulok roon na hindi matrapik. Sabi naman ni Bernie. Umalis na nga mag-anak at lahat sila ay sumama sa paghatid kay Miguel sa kanyang magiging dorm doon sa Maynila. Nang makarating sa eskwelahan ay nagsipagtinginan ang kanilang mga nakakasalubong. Karamihan nga kasi na nag-aaral sa eskwelahang yon ay mararangyang sasakyan, kaya nga ba ganun na lamang ang pangliliit ng mga nag-aaral doon sa dalang sasakyan ni na Miguel? Ganun pa man ay wala silang pakialam dahil hindi kayang tabunan ng mga panlalait at pangliliit ng mga tao ang tuwang nararamdaman ng bawat isa sa kanilang pamilya. Solid, ika nga. Immovable. Ganoon si Miguel at kanyang pamilya. Naging matiwasay ang paglipat ni Miguel ng gamit sa kanilang dorm. Mabuti na nga lang at nabakante pa ang dorm ng kanilang eskwelahan. At nagkaroon pa siya ng slot nang sa ganoon ay hindi na siya gagastos pa para sa kanyang board and lodging. Dahil pagkamahal-mahal nga naman ang tirahan doon mismo sa paligid ng eskwelahan. Mabilis ang mga araw at hindi na malaya ni Miguel na lumipas na pala ang isang semester. Good enough, tinapos niya ang isang buong semester na walang mababang marka. In fact, he did great in all his subjects. His class card shows it all. Lahat ay uno. He finished his first semester being a dean's lister. Kung pakikinggan mo ay parang naging madali lamang ang first semester sa kanya. But the fact is, it wasn't. He was bullied whenever, wherever. Pero tiniis niyang lahat ng yon dahil mas malaki ang pangarap niya kaysa sa pangliliit ng ibang tao sa kanya. Nakaukit sa puso't isipan ni Miguel ang rason kung bakit siya nagpupursige. Hanggat hindi naman siya sinasaktan at puro panlalait pa lamang ang narinig niya, ay lalaban at lalaban siya sa hamon ng pag-abot ng kanyang pangarap. Mabibilib ka rin talaga sa fighting spirit ni Miguel dahil kahit pa pinagsisigawan at iniinsulto na siya kahit saan siya dumaan, ay patuloy pa rin siya. At kitang-kita naman sa mga remarkable na grado na meron siya. It only shows how dedicated he was in reaching his dreams. Ika nga nila, no one can stop a burning coal from consuming all that is around him. Nagiging known na rin si Miguel sa College of Engineering dahil palagi nga siyang binubuli ng mga elite sa kanilang school. Elite students call him so many times at ilan sa mga yon ay nerd, promdi, dakilang cheapmate, lampa at kung ano-ano pa. Almost every day iba-ibang tawag sa kanya. Nakakahiyaman minsan at nakakapanlumo pero mabibilib ka sa tapang niya. Because of his humility, an elite girl named Millie Andrea Lau took notice of him. Na-curious na nga si Millie dahil ang kanyang 16th boyfriend ay inis na inis sa lalaking ito. Millie Andrea Lau is a member of an elite group sa prestiyosong universidad na pinapasukan rin ni Miguel Herodes.
She is hungry for attention, kaya nga ba, kung makapagbalik ito ng boyfriend ay ani mo nagbibihis lamang ng damit. Palabarkada itong si Millie. Pero ang mga barkada nito ay halos mga user-friendly. Yung bagang friends na dumidikit lamang sa'yo dahil sa pera mo at sa kung ano pwede mong ma-contribute sa kanilang mga buhay. She knew full well na ang mga kaibigan niya ay mga backstabber. They have their own complaints kay Millie. But of course, Millie gets what she wants because she can just buy them a drink whenever Millie wants a company. Iba rin talaga nagagawa ng pera ngayong mga panahon. Minsan nga ito na marahil ang nagpapaikot ng buhay ng mga nakadepende ang kasiyahan dito. Nakatira sa isang exclusive subdivision si Millie at ang kanilang pamilya. They have been involved in shipping industry since then. They used to ship different kinds of native furniture sa iba't ibang European countries. Trusted name na rin sila pagdating sa mga furniture industry. Pero kahit na nga ba naliligo pa sa pera si Millie, ay hindi talaga mabibili ang tunay na kaligayahan. Sa tanong buhay niya ay mabibilang lamang ni Millie ang mga panahong nakakasabay niya ang kanyang mommy at daddy sa kanilang hapag. Most of the time they are out of the country. Laking yaya si Millie. Her yaya was the one attending her school meetings and witness nga rin ng mga events na sinasalihan niya noon. Millie has a number of memory with her dad. She was always excited to see her dad home and she had so much ideals. Ang dami niyang gustong gawin nung andyan pang kanyang daddy, but she gets frustrated every time she longs for her dad's attention dahil lagi naman itong nagmamadali. Oh, hey dad! Excited na bungad ng dalaga sa kanyang ama. May kinakausap sa telepono ang kanyang daddy. Oh, hi anak, how are you? Kumain ka na muna doon. Nagmamadaling sagot naman ang kanyang ama sa pagbati kay Millie. Sakto dad, haven't eaten yet. I'll be there anak, I just have to finish this call, okay? Okay dad, I'll wait for you ha. Tumango na lamang si Daddy William and continued talking to his client on the phone. Kahit pa alam ni Millie na maaari na namang mapornada ang desire niyang makasama ang daddy sa pagkainan as she continued waiting. Almost 30 minutes na ay hindi pa rin natatapos ang kanyang daddy sa kanyang kausap. Kaya alam niyang wala nang patutunguhan ang kanyang pag-aantay sa kanyang daddy. She stood up and head up to the car park. Kinuha ang sasakyan and drove her way to the nearest para makapagpahangin na rin. Before she even reached the bar, she saw someone sa isang park nearby. She saw a familiar guy sitting on the bench and looking through the wide skies above him. Millie parked her car and confirmed na it was indeed the weird weirdo fellow, Miguelito. Hey, hey, hey! It's you, Miguelito! Napatingin si Miguel sa babaeng napakaganda at petite. Miguel knew her from looks na mayaman niya ang babaeng pumansin sa kanya. He was so confused who she was dahil sa isip-isip niya ay wala naman siyang kilalang elite. People like her wouldn't want a friend like Miguel. Not so guapo, but very neat kind of guy. Millie's look is a certified head turner. Kahit na sinong lalaki ay talagang magagandahan sa kanya. She is a little astig as she has to pretend she was because there was no sense of security in her. The very man whom she expects na magsisecure sa kanya was so busy. So busy that she was to look for that sense of fulfillment sa mga lalaking nakikilala niya. She has a tender heart waiting to be discovered by the right man. Nilapitan na nga agad ni Millie si Miguel and without a doubt talked to him. Miguel was not Millie's type but she just wanted someone to talk to at the moment kaya naupo na lamang siya sa tabi ni Miguel. Sa Ateneo ka rin diba? Tanong ni Millie. Yes, paano mo nalaman? Sagot naman ni Miguel. Yeah, you're quite known to us. The people who bullies you, some of them are my friends, boyfriend. And oh, actually my boyfriend hates you. Ganun ba? Minsan nakakapanghina rin ang loob pero kasi kung sila yung pakikinggan ko, wala akong patutunguhan. Bakit? Saan ka ba kasi galing? Para ka naman kasing galing sa ibang planeta. Natawa na lamang si Miguel sa sinabi ni Minnie.
Yan mo na yun sila. Doon sila natutuwa ay sa pangiinsulto at pandalamang sa iba. Hindi naman nila ako kilala. Eh baka nga galing ako sa ibang planeta. Sa planeta ni na Dragon Ball Z. Kilala mo ba yun? Napatawa mo ako. Ang weird mo nga, no? Kahit yung mga sinasabi mo, truly weird. Hindi mo alam yon kasi mayaman ka. What the heck? Cartoons yon. Nakikinood kami sa kapitbahay namin ng TV. Alam mo yon? Nung uso pang mga pirated na CDs at DVD, nanonood kami doon ng mga kapatid ko. Masaya kaya yon? Ewan ko sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Di ba nagdo-dorm ka? Oo eh, pero kasi ano, sumasideline ako dito pag wala akong pasok. May bahay kasi doon sa unahan. Sumasideline ako. Naglilinis ako ng bakura nila, walis-walis sa landscape garden, tapos tinitrim ko yung mga damo sa lawn nila, pati na rin yung mga tanim nila. Ganun. Tapos sa linggo naman, nagtutor ako sa anak yung lalaki na nasa high school. Really? Ang galing naman. Talagang nakakaya mo pang gawin yon, ha? Aba, syempre. Ah, sandali nga, bakit mo ba ako kinakausap? At saka, ano nga palang pangalan mo? I'm Millie. Like, M-I-L-L-I-E? Ganon. Tiga rito ka, no? Oo, malapit lang sa amin dito sa park. Mga, 2 blocks away from here. Oh, so mayaman ka nga. Sila yung mayaman, hindi naman ako. Ay nako, pahambol ka pa. Matagal ka na bang sumasideline dito? Oo, matagal na. Bale, ano kasi? Medyo nahihiya na nga si Miguel dahil hindi naman siya sanay na pinaglalaanan siya ng atensyon ng kahit na sino maliban na lamang sa kanyang pamilya. Nung nag-umpisa ang semester, sumasideline na ako dito. Bahay kasi yun ng prof ko. Yung kita ko doon, pinambabaon ko. Tapos minsan, pag may kaunting pasobra, binibigay ko sa mga kapatid ko sa probinsya. Ay wow, ang galing naman. Grabe, ikaw pa nagpapadala sa family mo, ha? Oo. Eh sobra-sobra naman kasi yung binibigay ni prof sa akin. Eh pambaon lang naman nila yung tuwing Linggo. Ang galing nga. Bakit, hindi ba able ang parents mo? Able naman. Choice ko lang din na makatulong. Ang galing nga. Ano ba yung dalang-dala mo sa plastic? Ah, ito ba? Sapatos. Binigay sa akin ni sir kasi nakita niyang itong suot-suot ko na sapatos ay manipis ng paanan kaya ito, tuwang-tuwa nga ako eh. Wow, grabe. Idol na kita. Huwag ganyan, miss, at baka magulpi ako ng boyfriend mo. Nako, hindi. San ka ba pagkatapos dito? Tanong pa ni Millie. Uwi na. May pasok pa ako bukas eh. Ikaw ba, saan ka pupunta? Gabi na. Lalabas nga sana ako at iinom lang ng pampatulog para wala na akong iisipin pa. Yung pipikit na lang ako ng mata tapos makakatulog na agad. Kanon? Aba, ibang klase talaga kayong mayayaman, ano? Lalabas at iinom para lang makatulog pag-uwi. Kami kasi, pag hindi makatulog, tamang ikot-ikot lang sa kama. Bilang ng mga butike, ganon. Awa ng Diyos, nakakatulog naman kami kaagad. Ew, ang gross naman na magbibilang ng butike, ha? Eh, totoo naman, bakit ba? Sa bahay niyo, wala bang butike? Meron naman. Minsan nga, nahuhulugan pa ako ng tae ng butike, kakaantay lang na dalawi ng antok. Yuck, ew, ano ka ba? Totoo naman. Mayaman ka kasi kaya hindi mo nararanasan yung mga ganyan, diba? Parang napaka-untrue naman kasi noon. Hay nako. Totoo nga. O siya, sige. Medyo malalim na rin ang gabi, Miss Millie. Uuwi na ako at medyo malayo-layo pa ang aking uuwian. Gusto mo bang ihatid kita sa campus? Pag-o-offer pa ni Millie. Uy, wag na. Hindi naman ata magandang tingnan yung ganon na lalaki hinahatid ng magandang dalaga. Ay sus ng bola pa to. May sasakyan naman ako eh. I can just go back. Mabilis din naman kasi wala nang hintuhinto, diba? Huwag na. Umuwi ka na't gabi na. Huwag ka nang lumabas ng subdivision at ikaw ay babae.
Mamaya ay mapagtripan ka pa sa sasakyan mo. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo sa daan. Ay, para naman tong tatay ko makapagpauwi sa akin. Millie felt a little kilig dahil sa genuine concern na ipinakita ni Miguel. Sige na, umuwi ka na, Miss Millie. Huwag na kayong lumabas pa at delikado ng daan, ha? Opo, uuwi na nga lang ako at matry nga yung magbilang ng buti kayo sa Kisame. Oo, masaya yan. Isali mo na rin yung mga ipis at langgam. Sige, uwi ka na. Uwi na rin ako. Nagkapaalaman na nga ang dalawa. Hindi na tumuloy pa si Millie sa bar at pinili na lamang na umuwi sa kanilang bahay at magmukmok sa kwarto. Pagdating niya sa kanilang bahay, naabutan niyang kanyang daddy sa kanilang living room. When she arrived, napatanong na lang din ang kanyang daddy. "Saan ka galing? I've been looking for you all over the mansion. Saan ka ba galing?" Tanong ng Daddy William niya sa kanya. "Dad, I waited for you for 30 minutes. I was hungry and I can't wait that long. At saka sanay naman ako hindi mo ako pinaprioritize eh. Matanda na rin naman ako. I can look for a place I feel I am accepted, Dad." "What is this, Millie? Don't start a fight with me." Binalikan ni Millie ang kanyang daddy at sinagot ito ng kanyang tunay na hinaing. "Dad, kung makareact ka naman as if invested ka sa life ko. Dad, you made your money father me. Wala ho kayo every time I long to dine with a dad whom I expect to be for me. Whom I expect to listen to my cries whenever my days don't do well. I am expectant of a dad like that, Dad. Pero kahit nga sa pagkain na lang, you can't even leave your clients just to be with me. I am not starting a fight, Dad. Please listen to yourself." Okay na sana ang gabi ni Millie from a short but meaningful conversation with someone na nobody sa school nila. Galit niyang iniwan ni Millie ang ama sa living room nila at umakyat na sa kanyang kwarto para mag-music tripping. Pinaandar niya ang kanyang speaker and vent out her frustrations that night. She was so upset with what his dad did to her. She hates being left out. She felt unimportant whenever his dad don't give her the attention she needed. Umiyak nang umiyak si Millie. Millie's attitude ay parang walang pakialam sa mundo. This was because of the relationship she had with her parents. Ang mami naman ni Millie ay isang hardcore elitista. She is the ultimate definition of a material girl. Maluho ang mommy ni Millie. She preferred to live in America than staying sa Pilipinas and nurse her pasaway na daughter. Millie thinks that her mom loves designer bags more than her. She is a money worshipper. Matapobre ang mama ni Millie. Millie loves to hang out sa anak ng yaya niya when she was young. Of course, as a child, hindi mo naman imamind yung status sa buhay ng kalaro mo. All you wanted to do is play with her. But her mom would scold her at mas gugustuhin niya pang nakikita ang anak niya nakakulong sa kwarto than play with the children ng mga mahihirap niyang katulong sa bahay. She's a hardcore elitista. Ultimo pa niyo niya ay designer brand. Millie secretly hated her mom. She has no time for Millie. Palagi na lang work ang inaatupag, pagpapaganda at travel. She never had a nurturing and supportive mom. Hindi naman bobo si Millie. In fact, she excelled in her studies during high school. She gave everything she can, expecting her parents to be proud of her and finally would have time with her. Kaso hindi. Her achievements seemed not enough to get her parents' attention. Kaya ngayon parang wala na siyang pakialam. If she passed the subject, good. If she didn't, then finally her mom and dad would have time to scold her out and criticize her. And so that's the only bond she has with them. Sakla pa no? Yun bang dapat na number one support group mo would have been them? But sadly, wala ka makukuha sa kanila. Kahit man lang 5 minutes of their attention to just appreciate and love your craft. But then that's Millie's life. She is nobody to her parents' eyes. That's what she felt at least. Though her parents deny that, it's validated by their absence. Sad truth and might also be a reality to some. Winning battles in your workplace doesn't give you real success.
What gives you real and lasting success are the battles you win at home. Ika nga ng marami yung role mo sa iyong trabaho ay pwedeng palitan ng kahit na sino. Pero walang nino man ang makakapalit ng role mo bilang magulang. Kaya piliin mo kung saan dapat ilagay ng buong buo ang energy at oras mo. The days went by and Millie's back to her life as an elite student. People looks at her and envies her status. Maganda, mayaman at kahit papaano ay may kaunting bait rin naman. Known to be the college playgirl with her charm and beauty. The boyfriend you see with her on regular days differ in just a matter of days din. E wala kang makikitang constant na boyfriend with her. Yung tipong pag nafo-fall siya ay iniiwan niya na agad. But things have gone different after her conversation with Miguel sa park. She was a little lighter and had a resistance na sa mga boys. She would sit in a bench where she would usually see Miguel passing by. But for weeks, hindi niya na nakita ang binata. She was always in search for Miguel. Minsan, pag gusto niyang lumabas ang bahay and go for a drink, ay mas pinipili niya na lamang na umupo doon sa may park near their mansion. Nagbabakasakaling makita niya at makakwentuhan muli si Miguel. Miguel was nowhere to be found as he was so busy preparing for the final exams. Ay meron kasi siyang National Solo Quiz B competition na sasalihan, kaya hindi na halos ito makikitang namamasyal o pumupunta man lamang kung saan-saan. Miguel, you take a break kahit one day lang. You've done so much for this competition. Kailangan mo rin na mag-rest para makondisyon ang utak mo. Sabi ng professor ni Miguel sa kanya. Oo nga po eh. Uwi na ho muna ako at matutulog lang ho muna ako. Hindi ka man lang ba mamamasyal? Ah, gastos lang po yun, prof. Mas mabuti pa hong itulog ko na lang to at saka mag-i-exercise na rin ako mamaya. Mas makukondisyon ko pa po ang utak ko pag ganun, prof. Umuwi na nga lang si Miguel sa kanyang dorm. On his way home ay sa wakas nakita niya si Millie. Millie was in a crowd of friends at nagmamadali siyang mapansin si Miguel. But even after she got out of the crowd, nawala na sa paningin niya si Miguel. Lumingon pa nga si Miguel but haven't found anybody familiar na tumatawag sa name niya. Naninibago na actually ang circle of friends ni Millie. Millie usually spends time with them, especially when days aren't good. But this time, her friends weren't able to spend time with them in as much as before. Hey, Millie, sino ba yon? Bagong toilet ba? Tanong ni Andrea. No, just a friend. Tugon naman ni Millie. Oh, that weird nerd from the engineering department? Oh my, don't tell me pumapatol ka na ngayon sa mga nobody, girl. Saad naman ni Shahani. Can you just shut up? Aalis na dapat si Millie pero bago pa man siya makaalis ay pinigilan na siya ng kanyang mga kaibigan. Chill ka na muna girl, namiss ka namin, ano ba? Hinag ni Andrea si Millie and she just sat down na mahaba ang leeg trying to locate in her eye si Miguel. She sat down silently at nagsawalang kibo na lamang. Girl, I'm hungry, let's go somewhere. I know a restaurant na nag-open, malapit lang. I heard that it's Whole Foods they're serving. Pagyayaya ni Shahani. Oo nga, let's go. I'm kinda hungry too. Tara, Millie. My treat this time. Sabi naman ni Andrea. You don't have to. I can pay for my meal. Millie felt na hindi niya na makikita si Miguel. Sayang at gusto niya sanang maging kaibigan ng tulad niya. She remembers her childhood kay Miguel. She wanted to have a constant friend. Yun ba ang friend mo since childhood? Wala siyang ganon. Dahil noong mga panahon nagbibuild siya ng friendship sa mga playmates niya, ay siya namang pagbabawal ng kanyang mommy. So she really had a little sad childhood dahil doon. After a week, nawala na sa isipan ni si Miguel. There was no longing whatsoever anymore. Hindi katulad nung time after they talked na parang gustong-gusto niyang company ni Miguel. And that she was so curious of his life. When the semester was about to end, she saw a poster of Miguel in the College of Engineering entrance. She was about to park her car malapit sa engineering department when she saw that sweet smile of Miguel.
The poster's content was this: "A true treasure in the sight of ADMU, Miguel Herodes, Bachelor of Science in Civil Engineering, champion of the National Math Olympic Quiz Bee solo category. Your alma mater is so proud of you." Miguel Herodes pa lang totoong pangalan mo, ha? Tila napukaw muli ang kanyang desire to be friends with Miguel. Hanapin nga kita sa social media. Kala mo, ha? And just before makababa sa kanyang car, ay kinuha niya ng kanyang smartphone and search for Miguel Herodes and found no one. My God! I can't believe this! Wala pa social media ang taong yon? Or wait, baka ibang name. Ay nako, why do I worry about looking for this guy ba? Ang buntot naman ang pangalan nito tapos hahanap-hanapin ko pa. Ay nako. She began to be curious about Miguel, that she had to go to his dorm and of course look for him. But sadly, Miguel wasn't there anymore. Exempted na si Miguel sa final exams for the semester because he won the national quiz bee. Yun ang naging kasunduan nila ng kanyang coach and prof. Kaya maaga umuwi sa probinsya si Miguel. "Miss, are you looking for someone?" tanong ng landlord. "Ah, yes po, sir. I was actually looking for that man," pointing her finger sa poster ni Miguel. "Oh, si Miguel. Nako, kakaalis lang po, ma'am eh. Uuwi yan sa probinsya nila kasi ano, parang hindi niya ho ata kailang mag-exam sa mga subject niya kasi exempted na raw siya." "Wow, ang galing naman ni Miguel." "Nako, sinabi niyo pa, ma'am. Eh, ang daming trabaho ho nun, ma'am. Kahit nga kami dito ay namamangha sa lakas ng loob niya eh. Alam niyo ho ba na tumatanggap din yun ng labahin dito sa dorm para lang malibre siya sa sabong panglaba?" "Ah, nakakabilib nga po talaga siya. Imagine, engineering pa ho ang course niya." "Kaya nga po." Sige po sir, i-congratulate ko lang naman sana siya for his wins po eh. Thank you po sir for the information. Aalis na po ako." Umalis na nga si Millie and went straight sa klase niya. The semester has finally ended. Sa sobrang liit ng oras ng bakasyon ay naisingit pa nga talaga ni Millie ang pagbabakasyon sa beach. Of course, alone again, her mom wants her to go to America pero huli na para imbitahan pa siya ng mommy niya. She no longer wants to be with her mom. She just wants to survive life and the hustles of it alone. May pera naman siya and she still gets what she wants from her dad kaya living alone is not a problem. Mas magiging problema pa nga kung kasama niya silang dalawa eh. Miguel arrived home na may pa-welcome program pa. His parents were so thrilled to see him na dumating na sa kanilang bahay. May patarpulin pa nga eh. Nothing beats home, ika nga nila. "Anak! Naku anak! Uy Richie, tawagin mong ibang kapatid mo, andito na ang champion natin!" Masiglang sabi ni Teresa. Nakakamelt ng puso ang support at ang display of admiration ng kanilang pamilya. Kaya nga ba, sarap na sarap si Miguel pag vacation time na. He spent all of his vacation time kasama ang pamilya niya. They are his home. Pagkatatinga ni Miguel ay may dala pa itong pagkain gawa ng marami-rami na rin siyang naipon mula sa mga sideline niya at may cash prize din naman ang sinalihan niyang quiz bee. Kaya tamang-tama iyon para makapagsalo-salo ang buong pamilya. May dala pa nga siyang masasarap na pagkain na natikman niya doon sa Maynila. "Uy, kuya! Ano yung dala mo?" tanong ni Jana. "Ay, ito? Cheesecake ang tawag nila nito eh. Masarap to. Bumili ako nito kasi nakatikim na ako ng ganito doon." "Uy, mukhang masarap pa." "Nako, ito talaga si Jana. Ang dami sinasabi. Kumain ka na nga lang. Parang masarap yan ipare sa kape, kuya." Tugon naman ni Richie. "Ay, talaga. Masarap yan. Hindi baga masyadong matamis. Ang dalawang unang slice ay para kay nanay at tatay ha. Ipagtitimpla ko rin sila ng kape." "Abay, nakakatuwa naman itong dalamong cake anak. Hindi pa ako nakakatikim ng ganere buong buhay ko eh." Sabi naman ni Bang Bernie. "Yaan mo tayo, magdadala pa ako ng iba sa susunod na uwi ko."
Anak, hindi mo naman kailangang bumili ng mga ganito para sa amin. Baka mamaya ay maubos na yung ipon mo. Para yan sa'yo yung mga ipon mo, ha? Nay, sobra-sobra naman ho yung nabibigay sa akin doon sa Maynila. Hindi ko naman kayang ubusin lahat ng yon. At saka kasi, Nay, may allowance din ako galing sa scholarship ko. Kaya, meron pa talaga akong kaunti para sa mga kapatid ko at sa inyo. Huwag niyong alalahanin pa yan, Nay, okay? A well-refreshed Miguel. Iyon ang nagdudulot ng bawat uwi niya sa kanilang probinsya. Lumipas ang mga araw at muli na ngang nag-umpisa ang second semester. Bumalik na si Miguel sa Maynila dahil mag-umpisa na muli ang kanyang klase. New sets of subjects. Andun pa rin ang kanyang mga lumang block classmates at mayroong ibang nadagdag sa mga minor subjects niya. Unang minor subject for the semester. Good morning class, welcome. You made it all to sophomore, second semester. And oh, let me welcome a brilliant mind, Mr. Miguel John Herodes. Congratulations, Iho, for bringing home the bacon. Ang galing! Tayo ka nga muna, Iho. Pagbate at pag-acknowledge ng professor nila. Tumayo nga si Miguel and received applause at hiyawan mula sa kanyang proud classmates. Miguel became known and marami-rami na rin nakikipag-close sa kanya. Though marami nga humahanga sa kanya, mas marami pa rin ang mga bully na ayaw siyang tigilan sa mga pursuit niya sa buhay. Hindi rin naman nagkaroon ng masyadong discussion dahil kakaumpisa pa lang naman ang klase, pero nagkaroon ng activity ang klaseng yon. Kalagitnaan ng klase, dumating isang petite and very pretty na babae. She was rushing through the door of the room and was very late. Yes, miss? Do you belong in this class? Tanong ng professor. Yes, sir. I'm sorry, I had to look over the department as this was supposedly one of my irregular subjects. Tugon ni Millie. Okay. We haven't started our formal class yet. Tamang-tama. Ang buong klase ay nakatingin sa kanya. Animoy na distract sila sa kanyang pagdating. Millie looked around and saw Miguel in one corner. Tamang-tama naman na bakante ang katabing upuan ni Miguel, kaya doon na lang siya naupo. Pwede ako dyan? Oo naman. Bakante naman to. Hey, I've been looking for you. Ha? Huh? Bakit? May utang ba ako sa'yo? Sira, gusto lang naman sana kitang i-congratulate for winning the competition you have been to. Ah, yun ba? Salamat. Nagkapalagayan na nga ng loob si Millie at Miguel. Halos 3 times a week silang nagkikita dahil sa minor subjects na sabay nilang in-enrollan. Wala naman masyadong attraction pa, but they both wish to see each other sa klase. Hindi rin masyadong nakikipag-bonding si Miguel sa kanya dahil whenever she sees Millie in the campus, she is surrounded by the very people na nambubuli sa kanya. Miguel knew that they won't fit dahil nga rin sa status nilang dalawa. Tila ba langit at lupa ang gap nilang dalawa. Miguel would feel very intimidated pag nakikita niya si Millie around the campus. Siya na mismo umiwas sa dalaga para hindi magtagpo ang kanilang mga daan. While Miguel does that, Millie on the other hand wished to see him and bond with him even outside the classroom, kung saan sila nagsasama. The friendship that she so desired to have is within Miguel's company. Okay class, this week we will be having an immersion. We will go to a certain community sa Rizal and look for the needs of their community. Let's see how we can educate them and help them in their daily lives. I will have to group you into 3 groups and you will do a quick research on their community and how they live their lives. Each group will have 12 members and from there you can assign someone in your group na gagawa ng mga tasks that you needed to accomplish. Okay? You may now start looking for your groupmates. Naghanap na nga ng kagrupo ang bawat isang miyembro ng kaning kaklase. And of course, Miguel and Millie are in one group. Miguel was so cautious about falling sa girl. Medyo napapansin niya kasi ang kanyang sariling wanting to see Millie all the time. He desires her company and nasisihan na rin siya to see Millie smiling. It gives him a little boost whenever he sees Millie smiling because of his corny jokes. Napapansin na rin actually ng mga ka-roommate ni Miguel ang kakaibang sigla at saya nito tuwing pumapasok.
Dati naman hindi nagpe-perfume pero ngayon halos iligo na ang perfume niyang nabili. Tamang Fabcon lang dati, okay na siya. Uy, bakit ka nagpe-perfume? May date ka, no? Tanong ni Peter kay Miguel. Chill lang, bro. Trip ko lang mag-amoy-amoy. Naku, parang may pinopormahan ka eh. May nililigawan ka, no? Oo, may nililigawan na. Ang pangalan niya ay Eau de Cologne. Eau de Cologne? Sira ulo ko talaga. Tugo naman ni Peter. Alam mo yan, pre. Kailangan palaging may dating. Dapat laging handa. Dapat laging fresh, bro. Kasi hindi mo alam, baka mamaya may makabangga akong pinadala ng tadhana, di ba? Dapat laging fresh, bro. Tugo naman ni Miguel. Aba, ikaw nga. Feeling fresh na fresh. Freshness is to next to godliness, pare. Sandali, bagong saying ba yan? Sige na nga, baka may anghel na dumapo sa'yo dahil sa bango mo. Natatawang tugo naman ni Peter. Baka nga, wag ka bro. Baka mamaya ay ikaw pang mabigani. Ingat-ingat bro. Sagot naman ni Miguel. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Baka magkakulong shortage tayo dito. Wala akong balak makipag-sword fight bro. Huwag ka, mahal to. Imported pa. Galing to sa mall sa Divisoria. Wow, feeling international. Iba ka bro. Ibang-iba talaga yung humor mo ngayon ha. Parang inspired na inspired ha. Tsaka dati pag pumapasok parang wala kang pake sa suot mo. Ngayon eh parang makailang beses pero whatever it is bro. Kailangan din naman natin na mag-improve talaga kaya somehow magandang change din yan para sa'yo. Oh, ba't ka sumisenti? Aalis na nga muna ako bro, bahala ka muna dito. Pagpapaalam pa ni Miguel. Peter was one friend na naging matalik na kaibigan ni Miguel. He was also a scholar from the province. Well, of course, birds of the same feathers flock together. Matalino din si Peter, but he comes from another department. He is one of the top achievers from the College of Fine Arts. Kaya nga ba nag-click din sila ni Peter because they are smart asses met like nobody else can. Peter knew very well how the aura of Miguel changed. He was so certain that Miguel was into somebody. Pare, hindi nga. Ibang-iba ka ngayong araw eh. May napupusuan lang pre. Pero cannot be reached yun. Mayaman ano? Sobrang yaman bro. Alam mo yun? Yung pera yata nun eh para nasa kalingkingan lang ako nun. Uy, yari ka dyan bro. Nabihag na ba? Hindi pa naman bro. Kaya nga medyo umiiwas na nga ako eh. Eh bakit ka naman umiiwas? Eh baka namang gusto ko rin nun. Wala bro, mukhang malabo. Langit lupa ang pagitan eh. Bro naman, para kang batang 60s. Hindi naman nauso yung ganyan ngayon bro. At saka bilog ang mundo. Hindi naman lahat ng naghihirap ngayon ay maghihirap na for the rest of their lives eh. May iba namang nagtatagumpay. Basta samahan lang ng sipag at diskarte. Ewan, bahala na siguro bro. Kung ako pa sa'yo bro, magsabi ka na ng nilalaman ng puso mo at baka maunahan ka pa ng iba. Aba minsan lang kumatok ang tadhana. At saka kung gusto mo, kahit ano ay gagawin mo, diba? Tingnan natin, bro. Finally, the immersion time came and they had to travel from Manila to the province of Rizal. Sa bus pa lang ay magkatabi na si Miguel at Millie. And they enjoyed each other's company all along the travel. Sa sobrang enjoy nga nila, hindi na nila namalayan na nakarating na pala sila sa kanilang destinasyon. So when everyone was there, they all came to their assigned household and began living with them. It was an overnight event. So of course, some of them brought a tent. Eh dahil nga wala namang pambili si Miguel ng tent, eh nanghiram ito ng duya na pang-camping sa kanyang roommate. During the night, the group will have to fetch water sa ilog where the community gets their water para sa mga chores nila sa kanilang bahay. Sinamahan na muna ni Miguel si Millie papunta sa ilog dahil time niya na rin maghugas. Hindi nakakatulog si Millie na hindi nakakahugas ng katawan. Kaya talagang kinakailangan niyang mag-igib ng tubig para magawa niya ang kanyang routine bago makatulog. Mix, pwede ba kitang istorbohin? Pwede mo ba akong samahan sa ilog?
Nakahiga na si Miguel sa hiniram niyang duyan at nagbabasa ng libro nang lapitan siya ni Millie para magpasamang kumuha ng tubig sa ilog. Pwede naman ako na lang. Dito ka na lang. Huwag na. Samahan na kita para merong hahawak ng ilaw. At saka ako naman yung nangangailangan eh, kaya samahan na muna kita. Sige, if you insist. Actually, mabuti din tong maranasan mo kung paanong buhay ng mga mahihirap, katulad ko. Ay, okay naman to, maka-identify ng sarili sa mahihirap talaga. Pero alam mo, may nakita ako sa social media. Uy, wait, bago ako magpatuloy, naaalala ko. Ba't di nga pala kita mahanap sa social media? Kahit ba naman sa social media, hinahanap mo ako? Parang iba na yan na. Lika, may papakita ako sa'yo. Sabi pa ni Miguel. Pinakita niya ang cellphone niyang keypads pa. Pang text and call lang na cellphone. At sabay silang natawa nang makita ang Nokia keypad phone na hawak niya. Seriously? Ganyan pa rin ang phone mo? Tanong pa ni Millie. Hindi, meron naman akong smartphone. Nung nakaraan, kaso, nas kailangan ng kapatid ko na umuwi ako ng bakasyon kasi nasira yun sa kanya. Wala pa akong pambili ng bago kaya hindi ako nakaka-social media. At saka hindi ko rin naman ginagamit ang totoo kong name sa social media. Kaya hindi mo rin talaga ako mahahanap. May extra akong smartphone sa bahay. Yung lumang-lumang model nitong gamit ko now. Last year lang naman yun na model, bigay ko na yun sa'yo. Uy, wag na. Bibili rin naman talaga ako kaya lang nag-iipon pa ako sa ngayon eh. Itago mo na lang yun sa'yo. Hindi ko pa naman siya ganun kakailangan. At saka pera din ang parents mo ang binili mo noon. I-value mo yon. Alam mo? Nako, bilib na talaga ako sa'yo ha. May nabasa nga ako sa social media na kapag nakakakain ka raw ng 3 times a day at meron pang merienda, hindi ka talaga mabibilang sa poorest of the poor. Dapat huwag mo na rin ituring ang sarili mong mahirap. Well, lumaki kasi ako na tinuturuan ni nanay at tatay na maging thankful sa lahat ng meron kami. Maging masaya sa kung anong meron at magsuwi ka para sa mga bagay na gustong abutin. Kaya nga hindi ako nagpapatinag sa mga pambubuli sa akin, di ba? Oo nga eh. Pansin ko talaga yun sa'yo kasi kilala ko naman yung mga nambubuli sa'yo eh. Actually, wala naman silang binatbat sa'yo. Kasi feeling ko, kung sila yung nasa sitwasyon mo, hindi rin talaga nila kakayanin. Hay nako. Ay sus, ang dami mo namang sinasabi. Ba't di ka nag-i-English pag akong kinakausap mo? Ang arte mo kaya kapag kasama mo mga barkada mo? Oh, this? You wanted me to speak like this? Like this arte? Gosh, I hate this. Like I don't want this place. It's so dark and creepy. My gosh. Natawa silang dalawa sa kanyang mga pinagsasabi. Alam mo kasi Miguel, pagkausap kita, I feel like everything just needs to go down. Like, it's super okay to be me. To be the broken me. To be the frustrated me. Uy, sandali. Constructive ba yan o hindi? Don't get me wrong. It's not bad, ha? It's actually a good one. Kasi kahit wala akong ilabas na pera, you continue to talk to me. Alam mo yun? Sandali, bakit naman maglalabas ng pera para lang mag-usap at maging kaibigan mo ako? Ganun ba mga kaibigan mo? Hindi naman, but you know, I felt like they really give an ear pag nililibre ko sila or kung may ibibigay ako sa kanila. Ay, hindi totoong kaibigan yung mga yan kung merong hinihinging kapalit ang friendship mo sa kanila. Yung kaibigan kasi, sila yung mga malalapitan mo kung hindi ka okay, kung nangangailangan ka. Hindi pa naman ako dumadating sa mga ganyan. Pero wala talaga akong maituturing na friend sa kanila eh. Alam mo yun? Sakaling hindi magandang araw ko, hindi ko naman agad makakausap yung mga yan. Hay nako. Ikaw ba? Marami akong kaibigan pero hindi naman ako masyadong attached sa kanila kasi ilang beses ko nang na-witness na hindi naman sila makakatulong sa akin. Alam mo ba kung saan ka dapat ma-attach? Tanong ni Miguel kay Millie. Saan ba dapat? Tugon naman ni Millie. Sa pamilya mo. Yung nanay at tatay mo.
ako ang best friend ko talaga is yung nanay ko. Nasasabi ko sa kanya lahat ng hinaing ko. Alam mo yon? Lalo na yung tatay ko. Walang judgment or kung anuman. Ang sarap kaya mag-open up sa kanila kasi alam na alam mong sa kahit ano pa mang tatahakin mo or gagawin mo, alam na alam mong hindi ka nila iiwan kahit kailan. Parang hindi naman. Eh, hindi naman ganyan ang mommy at daddy ko eh. Bakit? Would you mind sharing? Kwento ka lang habang kukuha ko ng tubig dito. Or might as well dito ka nalang maghugas. Andito naman ako eh, babantayin kita habang naghugas ka. Hindi na ano. Safe bang inumin ng tubig dito? Nako, hindi siguro. May dala ka namang distilled water, diba? Yun na lang, para sure. Kasi pag ganito, marami na tong dinaanan na community eh. Hindi tayo sure. Actually, I'm a bit worried kasi konti na lang yung tubig ko dun eh. Medyo marami pa naman yung akin, bigyan na lang kita. Offer pa ni Miguel. Uy, talaga? Thank you ha. Okay na ba sa'yo itong isang timbang tubig? My gosh, okay na yan sa akin. Sa liit ko ba namang to? Kasyang-kasya na yan sa akin. Pasama din ako dun sa bathroom nila ha. Uy, hindi pwede. Siya ka tumawa si Miguel. Naku, sira ka talaga. Hindi naman yung iniisip mo, no? Dun ka lang sa labas, syempre. Ano ka ba? Syempre, joke lang naman yun. Sige. Tugon ni Miguel. Dumating na nga si Miguel at Millie sa host household nila at dinala na ni Miguel ang tubig pampaligo ni Millie sa kanilang banyo na nasa labas pa ng kanilang bahay. Kinailangan niya samahan ni Miguel si Millie sa paghugas dahil alam niya namang hindi sanay si Millie sa mga CR na ganoon. Baka mamaya ay may pumasok na pala karoon at magsisisigaw ito. Kaya ay nagantay na lamang sa labas ng CR si Miguel. Okay ka lang ba dyan, Millie? Yeah, I'm good. Thank you. Okay, antay lang ako dito ha. Sige, salamat. I'm almost done. Nang makalabas si Millie ay tinungunan nila ang kanilang area kung saan nakapitch ang kanilang mga tent. Si Miguel naman ay ang tanging student na nagtali ng duyan sa dalawang kahoy. Worried si Millie dahil medyo sumungit ang panahon. Ang mga tent ni Millie at ang mga kasamahan nila ay nakapitch sa isang canopy. At sure enough na kahit umulan ay hindi sila mababasa. Are you sure you'll be okay dyan sa duyan mo? Yes, of course. In case umulan, ano ha, pwede ka dito sa akin. Malapad naman tong tent ko eh, okay? You don't need to tell me, pasok ka lang kung sakali. Salamat ha, pero mukhang mahangin naman, baka hindi rin tutuloy tong ulan. Okay. But just in case, this tent is open for you, okay? Okay. Ilang minuto lamang nakalipas at bumuhos na ngang napakalakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Hindi na nga ayon mahina dahil masakit na ang mga tulo nito. Ramdam na iyon ni Miguel. Labagman sa kanyang kalooban ay kinailangan niyang makisilong sa tent ni Millie. Dali-dali nang kinuha ni Miguel ang kanyang duyan sa pagkakakabit at tinungo ang tent ni Millie. Nakita naman ni Millie ang anino ng isang tao sa labas ng kanyang tent. She was certain that it was Miguel. Dali-dali namang tumayo si Millie at inunzip ang kanyang tent. Sabi ko naman sa'yo, diba? Uunahan pa kasi ang hiya eh, ayan tuloy, nabasa ka. Hayaan mo na, masaya naman kasi magduyan. Kaya talagang sinulit ko nga din naman ang experience. Ay, ang dami mong sinasabi, basa ka na nga oh. Tinulungan na nga ni Millie na ipagpag ang basa sa ulo at katawag ni Miguel para makapagpahinga na rin ito. See? Oo na, I'm sorry. Biglang nagkatitigan ang mga mata nilang dalawa nang pinunasan ni Millie ang mukha ni Miguel. Tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo nang magkatitigan silang dalawa. Tumatakbo ang kanilang mga isipan. Ang ganda naman ng mga mata ng babaeng to. Pati ang mga bibig niya ay sobrang moisturized na tila ba nang aakit at mukhang napakasarap halikan. Mga biglang sumibol na iniisip ni Miguel. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito sa tanang buhay niya dahil wala naman siyang panahon para rito. Pero tila ba panahon nang naglalapit sa kanilang dalawa. Todo iwas man siya rito ay panahon na mismo ang naghahanap ng paraan upang magkita silang muli.
Ang pumapasok naman sa utak ni Millie ay awkwardness. Ang awkward naman ito. Pero in fairness, ang ganda ng mata nitong lalaking to. Ang bait pa at matalino. Ay nako, eh sino ba namang hindi mai-inlove sa taong to? A silent form of admiration ang meron sa puso't isipan ni Millie. She solely loved this guy, is so gentleman. Of all the boys na nakadate niya, nobody ever respected her and made an effort to make friends sa kanya. All of them has hidden intention na ikama siya kaya halos nagpapalit lang ito ng damit kung makapagpalit ng boyfriend. But Miguel set the standard sa kanya. Miguel was a benchmarker now. He is the standard. Para bang kinakausap niya ang kanyang sarili? Kung hindi lang naman ganito kang gentleman at katalino, ay wag na lang. Ex na kaagad sa akin. Napobo na lamang si Miguel to get out of the awkward scenario. Salamat Millie sa concern mo ha. Wala yun ano, ano ka ba? Friendship naman tayo eh. Ayoko rin naman na matulog dito mag-isa kasi nga hindi mo alam kung baka merong papasok dito na kung ano-ano. Gubat kaya itong nakapalibot sa atin? Ang creepy kaya? Patawa ka talaga. Mahiga na nga lang tayo, hindi ka pa ba inaantok? Pagyayapa ni Millie. Inayos na ni Millie ang hihigaan nila para makatulog na nga silang dalawa ni Miguel. Nahiga na nga sila pero tila gusto pa ng mga puso nilang magkwentuhan. Panay galaw ng mga paa ni Miguel dahil sanay itong magdala ng kulambo para sa kanyang mga paa. Meron nga siyang medyas na gawa sa kulambo dahil yun ang nakakapagpatulog sa kanya. Na-curious si Millie sa ingay na dala ng pag-rub ni Miguel sa kanyang mga paa. Kaya bumangon ito at nakita ang nasa paa ni Miguel. What is that, Miguel? My God! Na-curious ako ng sobra kung ano yung maingay dito sa loob ng tent natin, ha? What the heck is that? Tanong ni Millie. Kulambo yan. Wala bang ganyan sa inyo? What's kulambo, Miguel? Kulambo. Yun yung ginagamit namin sa probinsya pang iwas sa lamok habang natutulog. Grabe naman tong babaeng to. Tanda mo, hindi mo kilalang kulambo. Seryoso Miguel, this is my first time seeing this thing. Grabe ka sa akin ah. Eh kasi, aani naman kasi namin yan sa bahay namin, diba? Eh syempre wala talagang gagamit yan kaya hindi pa talaga ako nakakakita ng ganyan. Relaxing to. Alam mo ba madali ako nakakatulog pag suot ko to? May magic tong dala sa buhay ko eh. Gusto mo bang subukan? Sige nga, patry nga yung pinagmamalaki mong kulambo. Tignan nga talaga natin yan kung nakaka-relax nga yan. Sinubukan na nga ni Millie and sure enough, she felt relaxed and stress-free. Ay, oo nga no. Nakaka-relax naman talaga to. So ano? Akin na to? Aba, iba talagang diskarte natin sa buhay, ano? Sarap na sarap agad, tapos sa'yo na agad, ano? Iba! Pang-aasar pa ni Miguel. Nagsipagtawanan na lamang silang dalawa dahil nag-share na nga lang sila sa kulambong medyas ni Miguel. Maliban sa kulambo medyas, ay ang mismong kumot rin ni Miguel ay malong na meron din nakatagong kulambo sa inner part nito. Nagharap na nga sila at natatawa sa tuwing naririnig ang kaluskos ng kulambo sa kanilang mga paa. Ang ganda rin talaga ng mga mata mo, Miguel, ano? Tumigil ka nga dyan, Millie, at baka ako'y magustuhan mo na. Natatawa niyang hirit. Sira ulo to. Uy, huwag kang ganyan. Baka mamaya ayaw mo nang umalis sa tabi ko. May hugot ako para sa'yo, Millie. Ulan ka ba? Bakit? Kasi, pag dumating, hindi na ako makakaalis. Boom! Diba? Ang galing ng hugot ko, no? Pagpapatawa pa ni Miguel. Haha, hugot or parinig na yung mga pinagsasasabi mo dyan? Millie, ano ha? Kung sakaling kailangan mo ng kaibigan, tawagan mo lang ako. Wala namang bayo makipagkaibigan sa akin eh. Pero syempre, depende pa rin talaga sa'yo yun. Sino ba naman kasi ako para tumanggi? Nakulang yaka ka talaga, Miguel. Alam mo, talagang pinapatawa mo ako kapag kasama kita. Kaya ba hinahanap-hanap ko tong company na to eh?
Uy, si Millie, oh, in love na ba yan? Tanong naman ni Miguel. Hoy, hindi ah, feeling ka talaga. Akala ko ba shy type ka? Eh ba't parang singkapal yata ng BF rubber mat ang mukha mo ngayon? Nagkatuwaan niya ang dalawa at marami silang napagkwentuhan. Suot pa rin ni Millie ang isang pares ng kulombong medyas ni Miguel at ini-enjoy na nila ang kanilang deep conversation. Hindi na nila namalayan ang oras. Bigla din nilang tinalakay ang buhay ni Millie. Miguel was able to hear out Millie's heart towards her frustration sa parents niya. He then understood na walang umalalay kay Millie para ma-discover niya rin ang beauty ng life. Tumagal ang topic nilang dalawa tungkol sa parents ni Millie. Miguel was filled with sadness hearing out Millie's story. Naiyak na nga si Millie habang nagkukwento ito ng mga karanasan niya mula sa kanyang parents simula pa ng bata siya. She doesn't have a clear memory of bonding moment with her mom. Her mom was always busy with so many things that she has to rebel para lang mapansin siya ng kanyang mga magulang. Ingit na ako sa'yo eh. Every time you talk about me, about your parents, I wonder why my parents couldn't do that to me. Alam mo yun, Migs. Napapansin lang nila ako when I don't do good in school. When my grades are not good. Yun, napapansin nila ako pag ganun. They flew all the way from America para lang pagalitan ako, diba? What a peculiar moment. That they just come home to tell me I'm a mess. Ganon. Isn't that maganda and inspiring? Tumatawa si Millie, but really, in her heart, she was so sad. I'm sorry to hear that. Nang humagulhol si Millie, ay agad nang lumapit si Miguel to hug her, and right there, Millie broke down and cried her heart out kay Miguel. She felt so secure going all out kay Miguel. Huwag ka na magsalita. I understand and it's okay. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pagsubok sa buhay eh. Sa akin, okay ang pamilya ko. Pero sobrang nagsastruggle kami sa pera. Mahirap man pero alam ko na kaya mong malalampasan yan. At hindi naman magbibigay ng pahintulot si Lord na pagdaanan natin itong mga bagay na to, kung para lang din sa wala, diba? Kung wala ka mang parents na mag-cheer sa'yo, I'm here. I'll be here simula ngayon. Nung pinunasan ni Miguel ang mga luha ni Millie and assured her to be the friend she needed anytime, Miguel's feelings for Millie grew stronger and deeper. He was then convinced na she will surely be pursuing Millie. After the immersion, balik na sa normal na naman ang lahat. Everyone went back to school including Millie and Miguel. Mas madalas na silang magkasama and many noticed their friendship already. Miguel's close friend and roommate took notice of them walking along the corridor ng school. Hinatid ni Miguel si Millie sa kanyang klase when Peter saw him. Oy! Psst! Pare! Pagtawag ni Peter sa atensyon ni Miguel. Uy, anong ginagawa mo dito? Sagot naman ni Miguel. Uy, sandali. Parang ikaw ata dapat ang tanungin ko niyan. Anong ginagawa mo dito? Layo ng department mo dito sa amin ha. Kaya pala nagpe-perfume ka ha? Sabay tawa. Naku, hindi oh. Naku, mukha mo dyan magilito. Hindi mo nga madinay eh. Kitang-kita ko oh. Kasama pa si Millie ha? The famous Millie. Pare, ano ha? Hindi naman sa nangihimasok ako pero parang ganoon na rin. Pero hindi nga. Pare, delikado ka dyan sa babaeng yan. Eh bakit naman? Kuryosong tanong ni Miguel. Eh, notorious playgirl yan eh. Naku, kung makapagsalita naman to, para namang kilalang kilala mo na yung tao. Ikaw talaga. Naku, concern lang ako, pare. Virgin ka pa naman. Uy, akala mo lang yun. Sagot naman ni Miguel. Uy, bakit? Sus, di ka pa nga nakaranas mo in love eh. Di ka pa nga nakaranas na mag I love you eh. Di ko lang alam. Natatawang sagot naman ni Miguel. Huwag mong sabihin na nakascore ka na kay Millie.
Uy, hindi ganyan. Walang yaka talaga. Ang dumi naman yung utak mo. Grabe to. Miguel received countless warning, not just from Peter, but even from other classmates who randomly sees them together. Pero sa isip ni Miguel, Millie was misunderstood. Her desire for relationship last time was to conceal the real longing of her heart towards her parents. Hindi naman talaga siya playgirl. Naiipit lang siya sa sitwasyon because the attention that she needs from her parents were subsidized by men around her. Lahat naman ng tao may rason kung bakit ginagawa mga bagay na pinanggagagawa nila. Imbis na ma-discourage, ay all the more siyang mako-convince na ligawan na nga si Millie. Their friendship was pure and they loved each other's company. Miguel to take their relationship to the next level. After his part-time job, dun na sa subdivision nila Millie, he opted to visit Millie and present his intention sa kanya. He thought andyan ang parents ni Millie kasi he was so sure of wanting to court Millie. Sabi niya sa kanyang sarili, "This is it. Wala nang atrasan to, men. Kaya mo to. Ibang taga-probinsya." Nang makarating sa mansyon ni Millie, ay namangha si Miguel sa architectural design ng kanilang bahay. It was economic as it was mostly grass on the exterior. Most of glass houses are energy efficient dahil the sunlight can easily go inside their homes. Medyo hesitant man ay tinapangan niya ng kanyang sarili. Nag-doorbell nga siya at agad namang may lumabas. Isa marahil yun sa mga katulong nila sa mansyon. Kinausap niya ang kanilang kasambahay at nag-antay na lamang siya sa labas ng gate. Ilang minuto pa ay lumabas na nga si Millie at nagulat si Millie na makita si Miguel na nakaporma at may dalang tatlong piraso ng puting rosas. "Uy, pormadong pormado ah. San punta?" tanong ni Millie. "Siyempre, dito sa'yo," sagot naman ni Miguel. "Mukhang may liligawan ka. Ang porma-porma mo naman ata." Tawang-tawa si Millie nang sinabi yung mga salitang yon. "Nakakainis naman to. Minsan na nga lang akong pumorma ng ganito. Ipagtatawanan mo pa ako. Bakit? Pangit ba?" "Uy, hindi naman. Natawa lang ako kasi hindi ako sanay na makita kang pormado. Eh bakit ka pa kasi nakaganyan? May pupuntahan ba tayong burol o ano? May liligawan ka ba dito sa amin malapit?" "Aba, nilalait mo ata ako ah." "Hindi, ano ka ba? Eh, saan nga kasi tayo?" "Eh, ano kasi? May ano? May liligawan sana ako. Kaya nga nagdala ako ng tatlong roses eh, kasi diba? Yung puti ay simbolo nga ng purity ng intention ko. Tapos ikaw, pagtatawanan mo lang? Eh, sino ba namang hindi mababad trip niyan?" Aalis na sana si Miguel dahil nahiya na nga ito kay Millie. Dahil panay-tawa lamang siya simula nang dumating siya sa kanilang bahay. "Sorry na nga, sandali, magbibihis ako. Pasok ka muna." Bago pa man nakatalikod at makabalik sa loob ng bahay, ay hinawakan ni Miguel ang kamay ni Millie sabay sabing, "Saan ka ba pupunta?" "Ikaw ngang liligawan ko." Nang marinig yun ni Millie ay saktong nakatalikod pa siya kay Miguel. Hinarap niya kaagad si Miguel at sinabing, "Ako? You mean you wanted me to be your girlfriend? Like, intimately? Hindi lang best friend, ganun?" "Eh, oo sana." Biglang niyakap ni Millie si Miguel. Ang tagal kong hinintay to, Migs." "Hinintay? So may gusto ka na rin sa akin?" Kumalas sa pagkakayakap si Millie at sinagot ang tanong ng binata. "Hindi ba obvious? Grabe ang manhid mo naman." "Hindi nga, totoo, as in? Gusto mo rin ako, Millie?" "Yeah, as in, yes." Wala nang kung ano-ano pa ay bigla muling niyakap ni Millie si Miguel dahil sa sobrang tuwa na kanyang naramdaman. "You just don't know how happy I am, Migs. I like you a lot." "Walang lalaking tinake ako seriously in. As much as you did, Migs. Thank you."
And I think... Hinarap niyang muli si Miguel at tinitigan nito sa mata. I think I'm so in love with you, Mix. Bigla na lamang hinalikan ni Millie si Miguel at si Miguel nga'y gumanti rin ang halik sa binigay ni Millie. It was the sweetest kiss ever for Millie. She was so into Miguel that she was so happy that Miguel finally looked at her in an intimate manner. On the other hand, it was Miguel's first kiss. Sarap na sarap si Miguel sa matamis na halik ni Millie. Iba ang sayang na idudulot nito sa puso ng probinsyanong binata. Hindi mo malang ako pinahirapan, Millie. I know full well that you deserve this, Mix. I trust that I'm safe in you. Simula nung naging magkaklase tayo, I appreciate your friendship. It was so genuine and really hard to find, kaya when you finally told me na maliligaw ka, ayoko nang sayangin pang panahon. I wanna spend the rest of our time na in love lang sa isa't isa, na nagtutulungan. I want your values to be mine din, Mix. Gustong-gusto ko yung attitude mo. And the more I spend time with you, I begin to somehow like you. Because of you, I learned to appreciate the beauty of pain and sad times. Because of you, I learned to value the ones na nagmamatter talaga sa buhay. I learned to search for the beautiful and work on what's not good. Hoy, sandali, puro na lang magagandang mga sinasabi ko. Pero wag na wag mo akong iiwan, ha? Bakit naman kita iiwan? Para sa isang babae? Of course, wala nang mas gaganda pa sa'yo. My baby Millie. Apaka-corny nito. Eh, totoo naman kasi. Promise ko sa'yo, walang kakapaghiwalay sa atin. Sandali nga, tuwang-tuwa na tayo dito. Wala ba dyan ang mommy at daddy mo? Pumunta pa naman ako dito para magpaalam, tapos sinagot mo na kaagad ako. Paano pa ako maniligaw nito? Ang cute mo. Eh, nasa States naman kasi silang pareho. Ako lang naman dito at mga kasambahay namin. Kaya nga, di ba, ang boring ng life ko? Okay na ba sa'yo na maglakad-lakad muna tayo? Pwede ko bang hawakan ang kamay mo while we walk? Tanong at alok ni Miguel. Oo naman. Nahalikan mo na nga ako eh. Hawak kamay pa ba? Sa ngayon, wala muna tayong fancy dates, ha? All I can give you is two big tuhog dates. Pero promise ko sa'yo, pagbubutihin kong pag-aaral ko, tas magne-negosyo ako para sa susunod eh, kaya na kitang dalhin sa mga fine dining restaurants. Sa ngayon, magta-tricycle lang tayong dalawa at pupunta tayo dyan sa labasan, ha? Dinala ni Miguel si Millie sa labasan ng kanilang subdivision kung saan mayroong mga street foods na nakahilera. Samot-saring street food ang nandoon para matikman ni Millie. Nang makarating sa kanilang pupuntahan, Charan! Dito na lang muna ang first date natin, ha? For sure, hindi mo pa na-try ito dito. Ayan, dito tayo sa Paris ni Manong George. What's Paris? Masarap at malambot na beef stew. Yun ang Paris. Masarap to. Makikita mo, sa halagang 50 pesos, ay nako, luluha yung mata mo sa busog. Promise, babe. Wow, that sounds exciting, babe. Sige, go. Two more first times with you, baby. Hinalikan ni Miguel si Millie. Yeah, two more first times and new adventures with you, my love. Millie and Miguel were indeed both worlds apart. Pero love is so amazing that it can bridge the gap of two worlds and actually make both sides a happy one. Ang ganda ng relationship nilang dalawa. They both are different but they opt to celebrate each other's difference. Well, that's how a strong and lasting relationship should be. Napaka-perfect ng tandem nilang dalawa. They both helped each other sa kanilang pag-aaral. Both of them are doing good in their grades and even in their individual lives. Kitang-kita naman ang changes sa mga marka ni Millie. From pasang-awa grades to now thriving grades. Maraming salamat sa math savior niyang si Miguel,
who tutored her day and night para lang maipasa niya ang mga math subjects niya na sobrang nagpahirap sa kanya in the past. Everyone should rejoice pag nakita mo ang dating patapon na buhay ng isang tao ay nagkaroon ng malinaw na direksyon. From a stubborn Millie to a now a very gentle and understanding Millie, she tried to vanish her hatred sa parents niya and just rejoice whenever they reach out to her. Nagkaroon na siya ng drive to divert her thoughts whenever it is clouded with fear at panlulumo sa sarili. Millie became a better version of her simula nung naging magjowa na sila ni Miguel. Miguel influenced her to have a really positive outlook in life. Well, if I were the mother of Millie, magiging proud ako that even in her utmost struggle, my daughter managed to be better. Yun sana. Yun sana ang tanging hiling ni Millie from her parents. To see her value amidst all the things she's been through. Lumipas ang mga buwan at araw at hindi na nga namalayo ng dalawa na halos patapos na rin ang third year college nila. Ang bilis lang ng panahon. Truly, pagkasama natin ang mga mahal natin sa buhay ay hindi na natin napapansin ang mga lumipas na araw. We never even noticed how we changed because of them. The rumors spread like a wind na umabot pa ito ng Amerika. Sa parents ni Millie, it has reached her parents dahil may nina nga si Millie sa school. It was her mom's kumare. At sino bang makakapigil ng chismis ngayong panahon? Positive issues regarding Millie swift through the air vastly. Madaming natuwa. Even her dad was happy with her changes. Her dad decided to go back sa Pilipinas to see for himself the change na pinag-uusapan ng lahat patungkol sa how his daughter changed. William and Amanda Lau went home before the school year ends. When they arrived sa mansion, they were welcomed by their daughter Millie. It was so not her. Hindi nila inakalang i-welcome sila ni Millie. And she was so thrilled to meet them sa entrance pa lang ng kanilang gate. Millie realized that at least despite their absence in her life, she was able to make it this far. Lagi niyang itinatatak sa kanyang isipan na she could have been lost already, but she didn't. She wasn't able to survive life without her parents. She owed that to herself and not to her parents. Para hindi na rin siya maging bitter sa kanyang mom and dad. She mastered the art of diverting her attention from the negative things to positive. Wow! Anong hangin ang meron sa bahay na to at himala that you welcomed us here? Tanong ni Amanda. Wala, Mom. Gone are the bitter days of Millie. You are looking at a new version of your daughter today. Tumayo siya sa harap ng kanyang mommy and introduced her new self. Mom, this is Millie 2.0. Aba anak, that's good news. Tuwang-tuwang sagot naman ni William. Oh, that felt good, Dad. Which one, anak? Us going home? No, Dad. You calling me anak. That felt so good. Nako, patawa ka naman, Millie. Daddy William never realized how important little things are for Millie. Yung simpleng pagtawag sa kanya ng anak blooms her face out. Iba ang glow ng Millie Lau right now. I heard na may nagpapatipok na raw ng puso mo. Ah, yes, Dad. He was so nice. I am so excited na rin because he wants to meet you too. Oh, that sounds great. I mean, I'm excited to meet someone who took the courage to stand by you all this time. And of course, the change you've made sa sarili mo makes me so excited to meet your boyfriend. Ang galing that he was able to bring out the best in you, Millie. Oh yes, Mom, I can't wait. What about I'll arrange a dinner with him so you can meet him na rin? He's such a nice guy, Mom, and he's so positive about life. With all excitement, Millie bragged about her boyfriend, Miguel. Sobra-sobrang praise na pinagsasabi niya about him sa kanyang parents. She didn't give so much details para magkaroon ng maraming kwentuhan when the time comes na mag-meet na silang tatlo. Millie came to school with so much enthusiasm and looked for her boyfriend, Miguel.
Babe, andito ka lang pala. Millie kissed Miguel pagdating niya sa tambayan nila ni Miguel. They always meet there first thing in the morning before parting ways papunta sa kanya-kanyang klase. Maganda ata ang gising ng baby ko. Sabay hug sa pewang ni Millie. What makes my baby happy? Kuryosong tanong ni Miguel. Umuwi si na mommy and daddy, babe. And guess what? I felt so happy kasi for the very first time in my life, Dad called me anak. Alam mo yun, babe? If only I could record his voice and repeat it over and over again. Ang sarap talaga sa tenga nun, babe. Like I felt like nag-melt away lahat ng hatred and offense na ginawa nila sa akin. See? Ang galing ng forgiveness, ano? Kasi hindi naman na dapat natin inaantay pa yung may mga atraso sa atin na mag-sorry bago tayo mag-forgive. Let's release it before they even ask for it. Antingnan mo ang result sa'yo. Diba ang gaan sa feeling? Oo nga eh. Thanks, babe. Thank you for teaching me all these things. Siya nga pala, babe. Gusto mo ba silang ma-meet? Oo naman. Wait. Why am I sensing na merong pag-aalangan sa puso mo? Hindi naman sa pag-aalinlangan. Hiya, meron. Nahihiya kasi ako, babe, kasi alam mo na. At saka hindi ko afford magbayad sa dinner ng parents mo. Uy, huwag kang ganyan. Hindi ka naman namin pababayarin ng bill, ano? Sira talaga to. Basta, set na tayo ng date, ha? Next evening? Okay? Ano pang dapat kong suotin, babe? Shirt and pants, okay na yan. Ano ka ba, babe? Come as you are. Gwapo ka naman eh. At saka very neat. Kaya huwag ka na mag-alala. Mamaya baka nakapang JS prom ka pa niyan, ha? Ay, kumakapang asar talaga tong babaeng to. Alam mo bang nag-invest pa ako sa perfume nung araw na nanligaw ako sa'yo? Ang cute mo, babe. Pakis nga ulit. Ako, PDA nito. Ang daming alam. Sige na. Pasok ka na, ha? I love you, baby ko. I love you more, baby ko. Tila isang iglap lang ay dumating na ngang araw na makikilala na ni Miguel ang parents ni Minnie. He was excited na may halong takot at kaba. Maagang pumunta si Miguel sa restaurant na sinabi ni Minnie. Nang makarating doon ay agad niya nang hinanap ang reserved seats para sa kanilang apat. He sat there and a waiter assigned to their seat handed them the menu. Nang makita at maskan ang menu, alam niyang mismong menu pa lang ay mahal na. At kitang-kita naman sa cover ng menu na mamahalin din ang materials na mismong menu. And when he opened, ang pinakamurang meal niyang nakita ay 2,000 pesos. Katumbas na yun ang 2 linggong allowance niya. Isinara niya na lamang iyon at humingi na lamang ng service water. Pero laking gulat niya na hindi nagsiserve ng service water ang restaurant na iyon. He has to pull money from his pocket to buy 125 pesos water na 500 ml lang. Anong klaseng tubig ba meron sa restaurant na to? Bakit naman ang mahal? Dapat nilunok ko na lang ang laway ko eh. Ay nako. Ilang minuto pa ay dumating na nga si Millie pati ang parents niya. Agad na hinawakan ni Millie ang kamay ng nobyo para ma-relax ito kahit papaano. Bumulong si Millie sa kanya ng, "Relax, you look good. You're so handsome, baby ko. Sarap mong kagatin." Maraing pinisil naman ni Miguel ang kamay ni Millie, tanda ng pagkakainis niya sa pilyong biru ni Millie. Ipinakilala na nga siya ni Millie sa kanyang mommy at daddy. "Mom, Dad, this is Miguel po. He's in third year college na po ng engineering. Very smart po and top of his class." "Oh, that's nice to know. Kaya pala pati ang anak ko'y nahila ang grades dahil sa talino mo." "Very nice." Her mom right away noticed na fake ang Lacoste shirt na suot ni Miguel. Hindi ba? Of all the other things na pwede niyang manotice, talagang fake na shirt pa ni Miguel. "I have a feeling that this night will not end well." "I am impressed with how smart you are. And you're very good kasi you're on top of your class." Manghang wika naman ni William. "Well, of course, William, we have to appreciate him for being that. We are not that smart in college, but you know,
Muntik pang makalimutan ng name. Miguel. It was such an ordinary name kasi. It doesn't really stick into my brain. Well, again, Miguel, sometimes diskarte din talagang sukatan ng mga tao. Marami akong kilalang matalino pero hindi mayaman. Halos naghihikahos nga to survive life eh. Mom? Sita naman ni Minnie. Kinuha na nga lang ni William ang menu para makapag-order na sila. And so they can eat dinner. Namula na agad ang pisngi ni Miguel sa hiya and intimidation na pinadama sa kanya ng mommy ni Millie. William knew full well kung saan papunta ang usapan. So he got the menu and ordered food for the four of them. After the food was served, William stood and went to get for himself sweets and he asked something from the crew. Millie was also in the powder room para mag-retouch. Parang bato na nga si Miguel na nakaupo sa kanyang silya. Animoy, sisintensyahan na siya anumang oras. I see you're wearing a fake Lacoste shirt, Miguel. Pagpansin pa ni Amanda sa suot-suot na shirt ni Miguel. Opo, ma'am. Sa defisorya ko lang po ito nabili, ma'am eh. Hindi naman ho kasi ako mayaman, ma'am. Kaya po ako nag-aaral ng maayos. What's your name again? Miguel po, ma'am. I appreciate your honesty in joining us today. I must express my concerns about your relationship with my daughter. Mrs. Lau, I care deeply for Millie, and I believe our love goes beyond material things. I understand, but our lifestyle is quite different from what you're accustomed to. I worry about the challenges you might face in the future. Mrs. Lau, I'm willing to work hard to provide for Millie, and I believe love is more important than wealth po. At saka ma'am, iba naman po ang buhay ng mga magulang ko. Gumagawa at nag-aaral po ako na mabuti para po bumuti ang lagay ko sa future. Miguel, love alone won't pay the bills or give her the life she deserves. I want the best for Millie. And I think you should consider the impact of your financial situation on her future. I respect your concerns, ma'am. But Millie and I are committed to facing life's challenges together. We believe in our love and our ability to build a happy life. Miguel, think about what's truly best for Minnie. Alam mo, right now, all you have is a chance to get better sa future. Ang dami naman kasi nakatapos pero halos hindi nga rin nakapagpatayo ng bahay of their own. I just want her to have the security and comfort she's used to. I understand your perspective, ma'am. But I want you to know that I'm dedicated to making Millie happy, no matter the circumstances. It's not about you, Miguel. It's about our family's reputation and social standing. You came from a different background, and it's causing quite a stir. Love is important, Miguel, but so is our family's image. I believe she deserves someone who fits into our world seamlessly. Ma'am, hindi po ba kayo natutuwa sa changes na nangyari kay Millie because of our relationship? We both grow from our childish ways, ma'am. Ang nakikita ko po kay Millie ngayon yung perseverance na makatapos ng pag-aaral with good grades. Oh, that? I thank you for that. But you don't just fit in sa buhay ng anak ko. You better start pulling yourself away from my daughter's life kung marunong kang rumespeto ng mas nakakatanda sa'yo, Sir Miguel. At mag-aaway lang kami ulit ni Millie if you insist on your relationship with her. Tandaan mo yan. The gap has been reached. And I guess you did great for my daughter. And that's enough. We will live our lives in harmony without you in the picture. Okay? Okay, get your act on. Nandito na mag-ama ka. Hoy, mukhang both of you are having fun na, babe. Medyo plastic ang smile ni Miguel and his eyes were a little teary na rin. He doesn't know how to react to the situation. So he just smiled as if totoo yung sinabi ni Millie. He pretended in as much as he could para lang hindi magtanong pa si Millie. Nung nag-aya na nga ang mami ni Millie na umuwi, binulungan na lamang ni Miguel si Millie na mauuna na siyang umuwi dahil hindi ata siya sanay sa pagkain. Kaya gumawa na lamang siya ng rason para makaalis na agad
dahil hindi niya na halos makompose ang sarili. Nagpaalam na rin siya sa parents ni Millie. Sir, I think mauuna na po ako kasi parang hindi po okay ang tiyan ko eh. Ganun ba? Do I have to take you to the hospital? Tanong naman ni William. No, sir. Tamang jobs lang po to sa dorm ko. Babe, mauna na ako ha. Love you. You sure you'll be fine? Yeah, okay lang to. I will be fine. Huwag ka na mag-worry. Okay, I'll see you in school then. Kinabukasan ay maagang pumunta sa school si Millie. Wondering why Miguel wasn't answering any of her chat and call after meeting her parents. Nag-worry siya dahil baka lumala ang sakit ng tummy ni Miguel. So she waited doon sa tagpuan nila tuwing umaga. She waited there pero hours and hours passed ay walang kahit anino ni Miguel ang nagpakita sa tagpuan. Ano ba nangyari kay Miguel? Bakit wala pa rin siya dito? Puntahan ko na nga lang sa classroom niya. Pagdating ni Millie sa classroom nila ay nakaalis na umano si Miguel. Hinanap niya pa sa dorm at sa mga pwedeng puntahan, but she didn't find Miguel. It was so unlikely of him na bigla na lang hindi magparamdam. Something must have been wrong, and she wants to find out. She was deeply in love and she trusted Miguel so much kaya she's worried. Yung iba kasi kapag hindi na nagpaparamdam eh, magdududa agad kung baka meron ng iba yung mga boyfriend nila. But Miguel is so unlikely na hindi nagparamdam. Hindi naman maisip ni Millie kung ano man ang naging rason kung bakit hindi mo lang ito nagparamdam. And the saddest part is, hindi lang isang araw ito. Millie looked for Miguel all over the campus for months. She even went to the admin office para lang matrace ang mga klase niya. But Millie found out na winidraw na ni Miguel ang enrollment niya sa kanilang school. The admin told Millie na maaaring lumipat ng school si Miguel. Kaya Millie stopped looking for him at pilit na tinaguyod ang sarili to survive her last year in college. Millie tried to stand strong amidst Miguel's absence. Hindi naging madali para kay Millie ang taong yon. She didn't only face a heartbreak, but she was also confronted by a family problem. Nagkaroon ng kaso ang company na hawak ng mommy at daddy niya. Hindi umano nakabayad ng kompletong tax ang company ng mommy at daddy ni Millie. Kasali na rin ang mga sister companies nito. Natalo sila sa kaso at kinailangan kunin ng gobyerno ang pagmamayari nila both here and abroad. Their operations stopped at wala ni isang kumpanya ang naisalba. Parang gumuho naman ang mundo niyang mommy ni Millie when she found out about it. Sobrang hirap na ng buhay nila that her mom needs to sell her bags para lang makasurvive sila sa araw-araw. Buti na nga lang at hindi nakulong ang kanyang mommy at daddy. Naging mahirap ang taong yon para sa pamilya ni Millie. Sanay sila sa marangyang buhay. They never tried living a life na average lang kaya parang nangangapa talaga sila. Pero nakakamangha si Millie. Dala niya pa rin ang katapangang tinuro sa kanya ni Miguel. Mom, don't worry. Kaya natin to. We just have to sell some stuff para magamit natin to start a business. Anak, we need millions of pesos to start a small business. Ano ulit yung sinabi mo, Mom? I told you, we need millions to start a small business. And I don't think aabot ng milyon ang mga naiwan kong bags and jewelries. These are lighter gold. Hindi ito yung mga premium items ko kasi even those alahas ko na mabibigat, kinuha din nilang lahat yon. And what's left for me are the small ones. No, not that one, Mom. Yung nauna pa. Like, did you just call me anak? Yeah, I think so. Why? Oh my, really, Mom? That felt so good. Millie felt so fine and happy. Niyakap niya pa si mommy niya sa sobrang tuwa. Mom, even if we lost all the money in the world, this was like the best day of my life. I long for you to call me that, Mom. And I long for you to make time with me. And I thank God has listened to me. Ngayon, you have more time for me. Oh, I am so sorry about me denying you for so long, anak. I was so busy making money and all I valued was money. But now,
I can't seem to make it my valuables. I'm sorry, anak. It's okay, Mom. I have forgiven you even before. Millie felt the strain of walang pera but nothing to compare to the joy of having enough time with parents regularly. Kahit sobrang hirap and that she has to stop studying, iba pa rin yung dala ng kompletong pamilya sa kanya. Binenta ng mommy at daddy nila lahat ng mga luxury items nila to start a new business. Pero kahit nabenta na nila ang mga gamit nila, ay hindi pa rin yun enough to start a good warning business. At isang araw, napadaan sila ng mommy niya sa palengke. They saw a vacant slot na bentahan ng isda sa lugar nila. Without any hesitation, nag-inquire si Millie and told her parents na magbenta muna sila ng isda sa palengke. Millie volunteered na magbantay sa kanilang pwesto para makapag-ipon. Namamangha nga mga taga-palengke sa kanya dahil napakagandang bata talaga ni Millie. Sobrang puti at kinis ng balat. Pero siyang taga-bantay ng isda nila. Marami din silang naging customer dahil ang ganda ni Millie ay totoo namang nakakabigani. Bili naman kayo mga suki! Magkano tong hipon, miss? Ay, ayan po ba? Malaki o maliit? Yan pong maliit. Ay, ito po ba, ma'am? Mura lang to. 320 lang pong kilo nito, ma'am. O siya, sige, kuha ko ng isang kilo dyan, miss. Uy, miss, ang ganda mo, ha? At saka, napakakinis ng beauty mo, ha? Bakit ka nagtitinda dito? Yung mukha mong yan, eh, pwedeng-pwede ka namang maging model. Ay, nako, si Suki talaga. Huwag na pong mambola, ano? Ito na po, ibibigay ko na lang ang 310 para sa yung kilo. Kuha ka na? Naging matapang si Millie sa pagtanggap ng haman sa kanyang buhay. Asa na kaya talaga si Miguel? After nung hindi na nagparamdam si Miguel ay hindi na rin pa pumasok si Millie sa isang relasyon. Minsan ay sumasagi pa rin sa isipan ni Millie kung saan nga pa si Miguel. Lumipas ang almost 2 years na nagtathrive ng maayos si Millie to move on from the heartache and from her expensive lifestyle. She was indeed humbled, lalong-lalo na ang kanyang nanay. Miguel moved to another school. Sakto, a week after nung dinner niya with Millie's family, ang nilapitan niyang school ay malapit lang sa kanilang bayan after he left the previous prestigious school he was into. Lumipat siya sa isang college na malapit sa kanilang bayan sa probinsya at nagtapos din naman siya with high recognition. A year after his graduation, employed na si Miguel. He thrived and excelled in everything he did as a company. Until such time na bumukod na si Miguel sa construction firm and boldly accepted the challenge na mag-umpisa ng isang negosyo. He started his first venture business after 1 year of employment sa DPWH. Soar Construction Supplies ang pangalan ng kanilang company. He specialized in furnitures for homes and corporate spaces. Ginawa niyang manager ang kanyang papa na mahilig rin sa mga furnitures. Hindi man naging madali ang pag-umpisa pero nag-skyrocket pa rin ito hanggang sa gumawa na sila ng expert quality rattan furnitures and more. Noong makapal-kapal na ang ipon ni Miguel ay binalikan at hinanap niyang muli si Millie. He already knew na nalugi ng negosyo ni Millie Lau. Pero hindi niya inaalala ang negosyo. But he looked for Millie because he truly loves Millie Lau. And finally, may nakapagsabi na sa kanya na nagtitinda si Millie ng isda at seafood sa palengke. Malapit doon sa dati nilang mansyon. Hindi naman makapaniwala si Miguel sa sinapit ng kanilang pamilya, kaya talagang hinanap niya si Millie dahil panahon na para kunin niya kung ano ang kanya. With all enthusiasm, tinungo ni Miguel ang palengke kung saan nagbebenta ng seafood at isda si Millie. Nang nakita niya si Millie ay bigla siyang dinapo ng kaba at takot. Nahihiya at natatakot siyang makitang muli o makausap man lang si Millie. Alam niyang nasaktan ng sobra si Millie sa pangiiwan niya sa kanya nang walang pasabi. Ganun pa man ay desidido pa rin si Miguel na makuha ang dapat matagal ng kanya. Kahit isda lang hinahawakan niya, ang ganda niya pa rin. Kasama ni Miguel si Jana, ang bunso niyang kapatid ng mga panahon yan. Ay, siya pala si Millie, kuya. Sobrang ganda naman niya. Totoo ba na naging girlfriend mo siya? Ang layo niyo naman, ang ganda-ganda niya eh. Tingnan mo tong si Jana, oh. Wala ka bang bilib kay kuya? Eh, dapat tayo magkakampi. Dinadown mo naman ang kuya mo eh. O, halika na.
Hinila na ni Jana ang kamay ng Kuya Miguel niya at lumapit sa stall ni Millie. Hi miss, magkano tong pusit? Nakatalikod nun si Millie dahil naglilinis siya ng order na isda. Nang makaharap ito para sagutin ang tanong ni Jana, bigla siyang natulala nang makita niyang mukha ni Miguel. Tamang-tama naman na nakahawak si Jana sa siko ni Miguel at nakita ito ni Millie. Inassume ni Millie na baka asawa na nga ni Miguel ang kasama niyang babae dahil mahigpit nga ang hawak nito sa kanyang siko. At dahil doon ay naging maldita ang approach ni Millie sa kanilang dalawa. Ay, pasensya na po ma'am. Reserve na po yan eh. Hindi ko pwedeng ibenta. Eh, itong yellowfin, magkano? Ayan po. Reserve na din po yan. Sinungitan niya ng tingin si Miguel. Ang sungit mo naman sa kuya ko, miss. Magsara na lang po sana kayo kung puro reserve na lang din naman itong mga binibenta mo. Natahimik ng bahagya si Millie nang marinig ang salitang kuya sa bunganga ni Jana. Eh, di umalis na lang kayo. Problema ba yon? Millie. Babe. Babe? Ang kapal naman ng mukha mo para tawagin ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mong iniwan mo ako sa ere. Nawala ka na lang ng parang bula. Walang paramdam. Tapos babalik ka na parang walang nangyari. Tapos ano? Gusto mong tanggapin lang kita kaagad. My God! Mahiya ka naman ng konti, Miguel. Umexit na sa eksena si Jana dahil nararamdaman niya na naman ang galit ni Millie. Umingi na lamang ng paumanhin si Miguel at umuwi na muna. Desidido na si Miguel na makuhang muli ang pag-ibig ni Millie. Kaya hinanap niya ang bahay nila Millie para magpaalam muli sa kanyang mga magulang. Nang makarating nga sa bahay nila Millie ay agad na niyang kinausap ang mommy at daddy ni Millie. Nagkapatawaran naman sila at tinulungan ni Miguel ang kanyang mommy at daddy na muling magtayo ng negosyo. Papartner siya sa kanila dahil alam din naman ni Miguel na magaling silang negosyante. Kaya mismong si Miguel na rin ang nagbigay ng bagong pag-asa sa kanila para makabangon. Sir, all I want is to have Millie back po. Hindi ko po kayo sinuway ni Ma'am Amanda dati. I hope this time you give me a chance to para mapakita kay Millie ang pagmamahal ko sa kanya. I want her back po. Lahat po ito ginawa kong pinagsikapan ko kasi gustong gusto ko ho si Millie. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Of course, Miguel. You get my approval. This is not because of your partnership, but because I know my daughter is with the right man. Alam na alam ko na hindi masasaktan si Millie. Pero Miguel, I can give you my approval but the decision comes from Millie. Hindi namin siya pwedeng pilitin. Ligawan mo ulit kung maaari. Gagawin ko po yan, sir. Hindi po ako titigil hanggat hindi siya mapapasakay muli. Daily, Miguel would go to Millie's workplace with flowers at ginawa niya ang lahat ng klaseng panunuyo. But Millie was so hard on him, halos ipagtabuyan na nga siya ni Millie. But everything changed nung napapansin na ni Millie na kumikerengkeng na yung isang kasamahan niyang tindera rin sa palengke. Napansin ni Millie na panay ang pagtawag niya kay Miguel at nakikita niya mismong ini-entertain na rin siya ni Miguel. Isang beses nang makita niyang parating si Miguel sa kanyang pwesto at nakita niya rin na nagpapaganda na yung isang tindera sa kabila, ay bigla na lang niyang sinalubong si Miguel nang yakap at halik. Babe, ang aga mo naman. Tinanggap at gumanti na lang rin si Miguel ng halik at yakap kay Millie. Nashock nga si Miguel sa bigla ang asal ni Millie. Pabulong na sabi niya kay Miguel. Subukan mong kausapin ulit yung babae na yan sa kabila. Gigripuhan ko na talaga yung tagiliran mo. Wow, ang astig mo babe ah. Parang mas gusto ko yung mapusok mong side. Antayin mo ako siya tayo mamaya. Gumanti rin ang pabulong si Miguel kay Millie. Pag may alak, may balak. Kinurot na nga lang ni Millie ang tagiliran ni Miguel. Maagang nagsara ng tindahan si Millie para mabigyan ng oras si Miguel. Dinala ni Millie si Miguel sa isang resort para makapag-inuman kay Miguel. Pumayag naman si Miguel at pinuntahan na nga nila ang resort para mag-inuman. Gara ng sasakyan mo ah. Chevrolet ka na ah. Yaman mo na. Para naman sa'yo to eh. Pinagbuti ko. Kasi hindi ako papayag na hindi kita muling makuha.
I love you so much, babe. Huh? Love? Millie sarcastically smiled. Nang makarating sa resort ay agad na pumunta ang dalawa sa poolside para mag-inuman. They brought lots of beer with them. Gusto kasing ilabas ni Millie ang lahat ng hinanain niya kay Miguel. She felt like hindi pwedeng kalimutan lang na parang walang nangyari sa kanilang dalawa. Millie needs to vent out kaya naisipan niyang i-invite si Miguel na mag-inuman. At nung nalasing na, Millie started crying hysterically. Huwag ka nang umiyak, babe. Eh, ikaw kasi, bakit ka ganun? Aalis ka lang bigla, walang pasabi, tapos bigla ka rin babalik na parang wala lang nangyari. Ano ka ba? Ano bang tingin mo sa akin? Hinawakan ni Millie ang kwelyo ni Miguel at harap-harapang sinabi habang umiiyak ang mga salitang damang-dama ang sakit. You left me when you were poor. Ngayon na mayaman ka na, bigla ka na lang babalik na parang pag-aaring mo na ako. Ano bang tingin mo sa akin, Miguel? Ha? Ano bang tingin mo sa akin? Ang sakit eh. Sobrang sakit ng ginawa mo. Kung saan-saan kita hinanap, hinayupa ka. Iniwan mo lang akong bigla. Sira ulo ka din, ano? Sige na. Sampalin mo ako kung makakagaan yan ang pakiramdam mo. Pero Millie, I love you. At gagawin ko kahit na ano, mapasakin ka lang muli. Huwag ka nang umasa, wala ka nang babalikan. Sagot pa ni Millie. Huwag ka naman maging ganyan, Millie. Lasing ka lang eh. Alam kong mahal mo pa rin ako. Millie, this time, wala na talagang makakahiwalay sa atin. Eh bakit pa kasi? Why did you do it, Miguel? Ang totoo niyan, Millie. Pinagbawalan ako ng mommy mo na makita pa kitang muli. Pero tapos na yun, Millie. Nagkapatawaran na kami ng mommy mo. Sinuyo ko na sila na maniligaw ulit ako sa'yo. And I already got their approval kaya wala nang atrasan to, babe. Wala na. Gago, ang duwag mo naman. Duwag ka. Tama na nga tong inuman natin. Lasing na lasing ka na eh. Hindi mo ako makukuha, Miguel. Hindi ako gamit lang. Kukunin kitang muli, Emily. Tandaan mo yan. Sa kahit anong paraan, kukunin kita. Akin ka, babe. Hindi na nga halos makatayo si Emily sa sobrang kalasingan. Kaya nagbook na lamang ng room si Miguel sa resort. At pinahiga si Emily sa loob ng room para makapagpahinga dahil sobrang lasing niya na nga. Nang makahiga si Millie ay bumungad ang napakaputing legs ni Millie dahil naka-shorts lamang iyon nang pumunta sila doon at nakaputing t-shirt. Medyo naaaninag na nga rin ang bra cleavage niya sa kanyang t-shirt dahil medyo nabasa iyon ng tubig pag inom niya. Naglalaro ng pilyong isip ni Miguel habang tinititigan niya si Millie sa higaan. Sa isip na to, kung hindi kita makuha sa santong dasalan, babe, kukunin kita sa santong paspasan. Ay, ano ba tong iniisip ko? Maliligo na nga lang ako. Init lang ng katawan to eh. Matutulog na lang din ako sa tabi niya. Matapos nga naligo si Miguel ay tumabi na siya kay Millie at iniga niya ang ulo ni Millie sa kanyang braso. Nang maiayos niya ang ulo ng dalaga ay bigla naman siyang hinalikan nito at pumatong pa ito sa kanya. Hindi na napigilan ni Miguel ang init ng kanyang katawan at sinabayan niya na nga ang init ng kanilang mga katawan. Nangyari na nga hindi sinasadya, ang pilyong naisip ni Miguel lang tinitigan niya pa lamang si Millie. Naging passionate ang tagpong yon, knowing that it's both their first time. Wala nang nagawa ang dalawa, kundi magsalo sa init na dala ng kanilang pangungulila sa bawat isa. At kinaumagahan, ay nakita na lamang nila ang bawat isa na hubot-hubad na nakahiga sa kama ng kanilang kwarto. Nang magising si Millie ay hindi ito makapaniwala sa kanilang nagawa at naiyak na lamang ito. Ba't ka umiiyak? Eh kasi alam ko na may nangyari sa atin. Oh, tapos? Walang kya ka. Mamaya iiwan mo na naman ako eh. Hindi na kita iiwan ulit, Millie. Tandaan mo yan. Agad na tumayo si Miguel at may kinuha sa bulsa ng kanyang pantalon. I came ready for this, babe. Lumuhod si Miguel with a tiny box in his hands. Babe, marry me. Naiyak na muli si Millie at niyakap na lamang si Miguel. Yes, I will, babe.
Huwag ka nang umiyak. Nakuha mo ng virginity ko eh. Pang-aasar pa ni Miguel. Huwag ko lang yaka. Gustong gusto mo naman. Aba, chuchusi pa ba ako, babe? I love you. I love you too. Mahal na mahal din talaga kita. Hindi naman nagbago yun eh. Naiinis lang talaga ako. Sige na, huwag ka na magtampo. Kiss nga kita ulit. Ayoko na, no? Alis na tayo, magbubukas pa ako ng tindahan eh. Huwag na, dito na muna tayo. Sige na, babe, please. Hoy, Miguel, ang landi mo ha, tumahimik ka nga dyan. Pinagplanuhan na nga ng dalawa ang kanilang wedding at pagkalipas ng mahigit isang buwan ay nagpakasal na nga silang dalawa at nagsimulang mag-build ng kanilang pamilya. Hindi kalaunan ay napalaki rin ng parents ni Millie ang negosyong ipinagkatiwala ni Miguel sa kanila. Malaki talaga ang magagawa ng pagpapatawad. Nakaka-liberate iyon ng kahit na sino man. Naging masaya at wealthy ang buhay ni Millie at Miguel Herodes. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!